Hello. A blessed morning, church. Isang maganda umaga po sa ating lahat. Sige po, bago tayo magsimula, mag-hi po muna tayo. Medyo marami-rami po tayo ngayon. Yan. Hello po. Magandang umaga po sa ating lahat. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon, di ba? Dahil nga, starting March 1 ay magle-level 1 na ang ating sa banta ng ating pandemya. Kaya naman, naniniwala tayo na kung ngayon ay marami tayo, ay mas marami pa na pupunta sa mga susunod na linggo. Amen? Amen. So, kamusta po ang bawat isa? I hope ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. And church, you know, we are so blessed today because today is the day that we will worship our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. And with that, let me read one of the scriptures in the Bible. It says here in Psalms chapter 86 verse 2. Sabi po dito mga kapatid, I will praise you, O Lord my God, with all my heart and I will glorify your name forever. Hallelujah, Jesus. Maari po ba tayong tumayo? Yes, Lord, and let us pray. Yes, Jesus. Panginoong Diyos na buhay, maraming salamat po sa umaga na ipinagkaloob niyo po sa aming lahat, Panginoon. Tunay nga po na napakabuti niyo, napakadakila niyo, Panginoon. Ikaw lamang po ang nagbibigay sa amin ng tunay na kalakasan at kaligayahan sa araw-araw, Panginoon. At sa umaga na ito, Panginoon, let you be the center of everything, O God. Kayo po ang manguna at magsentro ng aming sambahan, Panginoon. Itago niyo po ang bawat isa, lalo na po ang mga mangunguna ngayong araw na ito sa inyong likuran, na kayo po, Panginoon, ang mahayag at makita at wala ng iba, Panginoon. Balutin niyo po ang bawat isa ng inyong banal na dugo, Panginoon, nang maramdaman po namin ang inyong presensya, O God. Lord, maraming salamat po sa lahat, Panginoon, na ibinibigay niyo po sa amin, Panginoon. And we know, Lord, for all the things, Lord, that you've done for us, you really deserve your highest praises, O God. You're our Lord of Lords and our King of Kings, O God. And today, Lord, as we gathered today, we thank you, Lord God. Maraming salamat po. We thank you for the fellowship, O God. We thank you for the family, O God. And today, we ask, Lord, that you strengthened us. Tulungan niyo po kami, Lord, na maging malakas sa mga pagkakataon, Lord, na kami ay nanghihina, Panginoon. And Lord, restore us, O God. Kung ngayon, Lord, ay meron po kaming nararamdaman na bigat sa aming mga puso, Panginoon, na meron po kaming mga pinagdaanan na problema ng mga nakaraang araw at ng mga nakaraang linggo, Panginoon. Lord, alisin niyo po nawa ito, Panginoon. Set aside this, Panginoon, nang sa gayon, Lord, ay maramdaman po namin ang presensya niyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. And Lord, inspires us, Panginoon. Inspires us with your love, O God, na kayo po lagi ang aming maramdaman at makita, Panginoon. And today, Lord, as we worship you, as we praise you, O God, we wanna thank you, O God. Because today, Panginoon, ay ginising niyo po kami, Panginoon. At sa pagpunta po namin sa sambahan na ito, Panginoon, maraming salamat po na binigyan niyo po kami ng kalakasan. Hallelujah, Jesus. We wanna praise you, O God. We wanna worship you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba ay handa na magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid? Ang lahat ay magsabi ng amen. Ang lahat ay magpalakpakan para sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for all you've done. Yes, Jesus. Yes, Lord. Savior, lead
and he shall stand at last on earth. Hallelujah! Praise and worship, O God. I believe, church, that no matter the situation that you have right now, I know that we still have the reason to praise and worship God. Amen, church. And with that, sabi nga po eh, He can make it rain even in the desert. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. This is my prayer and my hunger and my
the seed I've received, I will sow. Yes, Jesus, we thank you, Lord. Maraming salamat po. Because even in the darkest moment, you are here, O God. We thank you, Lord, for the life. Yes, Lord. Napakabuti niyo, Panginoon.
pray. Amen. And amen. Yes. Us. That is to announce to the world that destruction is coming unless we turn to God. We are all bound for hell. The good news is God loves us and wants to save us. Join us once again this last Sunday of the month as we celebrate Mission Sunday, Trailblazers. Kudos to our team who prepared our extended sermon outline, children's church materials, a family devotion, and a prayer guide. Mission Resource Team, you are awesome. Together, let's do the mission. Family, we are now on the second month of our missions campaign series called Trailblazers. This February, we are going to meet our second trailblazer, Noah. Noah was faithful to God amidst an unhearing and stubborn generation. Noah walked with God and obeyed his commands. Noah was a man of faith and integrity. Noah built the ark and demonstrated God's heart to save the people. Let us get to know more of our second trailblazer this last Sunday of February for our Mission Sunday. Together, let us do the mission. Umaga po sa inyo lahat and welcome sa ating Kamakop po, ang missions team ng Kamakop ay nag-design ng program wherein we can celebrate a Mission Sunday every last Sunday of the month. And it started last month. No? Kaya lang, na-miss natin yung last Sunday of January kung saan nag-start yung ating Mission Sunday every last Sunday na tinatawag na Trailblazers. At dito po sa taong ito, every last Sunday of the month, we'll be talking about missions. And again, ang pamagat po, ang tema ng ating Mission Sunday, every last Sunday of the month, ay pinangalan ng Trailblazers. At ngayon po ay nasa second Sunday na tayo. Sayang nga lang at na-miss natin yung first Sunday. We're supposed to be talking about Adam. No? Si Adan sana pag-uusapan natin yung last Sunday of January. Kaya lang, it so happened na
nagkasakit yata ako noon, ano? No? O tama, nagkasakit ako noon, no? Kaya hindi natin, na-miss natin, no? So trailblazer, according to a definition, sabi rito, a pioneer, an innovator. Or another definition, sabi rito, a person who makes new track through wild country. No? So yun po yung definition ng trailblazer. So, at dito po sa ating pagtalakay, every last Sunday, patungkol po sa mission, we have some materials from the Kamakop na pwede nating magamit sa ating mga family devotionals. Meron din po tayong pang youth, yan, youth fellowship guide. Meron din po tayong para sa kids, no? Yan, meron pa tayo pang bata. At meron tayong pang pamilya. So, hindi lang pang bata, pang pamilya pa. So, kumpleto po ito. Meron din po itong prayer guide. Yeah. So, may mga family devotion. So, meron prayer guide. Di ko lang na-iprint yung prayer guide. No? At meron pa tayong materials para sa mga bata. So, sa mga teachers, pwede po natin itong maabil. Pwede po natin ituro sa mga bata. No? So, today, we'll be talking about Noah. No? Ang pamagat po ng ating mensahe sa umagang ito ay pinamagatang God's Heart to Redeem the World. So again, welcome to our second Sunday Missions Month o Mission Sunday Month. So ang missions po natin na hindi na lang tuwing buwan ng October, ito po ay in-spread nila throughout the year. Every last Sunday of the month, we'll be talking about the mission. At the beginning of the year, nung po nagsimula ang 2022, akala natin okay ng lahat. Akala natin babalik na tayo sa dati. Pero umatake si paring Omicron. At marami ang tinamaan ni Omicron. Muling tumaas ang mga cases. At bagamat iba ito kay Delta variant, kasi si Delta variant mas grabe yung kanyang effect. Pero itong si Omicron, mild lang siya, pero ang bilis niya makahawa, ang bilis niya mag-spread. Kaya ang bilis umangat yung mga cases nung buwan ng January. No? Siguro kung lahat ay nagpa-test, mas malaki pa yung bilang. No? Kasi maraming tinamaan pero di naman nagpa-test, kaya hindi nag-positive. No? So may mga, yung iba lang mga nagpa-test, yun lang yung nag-positive. No? Pero I'm sure kung nagpa-test lahat ay marami at talagang mataas ang magiging bilang ng mga cases. No? So again, ang mga bansa ay muling nagsara, pero yung death toll ay mas pababa kaysa sa previous variants. No? Kakaunti na lang ang namamatay kasi mild cases na lang. At yung iba nga, wala namang actually symptoms na nararamdaman. No? Basta inubusipon lang terangkaso. No? So parang yung natural o parang yung ordinary terangkaso lang. No? Pero ano pala yun? Symptoms na pala yun ng Omicron variant. So, all this just point out to us how uncertain our times are. Dito, sa mga pangyayaring ito, makikita po natin at malalaman natin na itong ating kapanahunan ay maraming mga bagay na hindi tayo nakatitiyak. Uncertain. We can't predict kung ano'y mangyayari sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na linggo. Hindi natin alam kung ano'y pwedeng mangyari. We don't know kung sino yung may infect and from whom they will get infected in the coming days. As of this week, the total death count by COVID worldwide has already reached 5.67 million. Now, ang tanong, how many of those, ilan sa mga 5.67 million na ng mga namatay ang nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan? Merong isang, pwede bang tanggalin ko na muna ito? Baka kasi nakalimutan nyo na yung kagwapuhan ko, kaya ipakita naman natin. Yan. Yan. No? So, doon sa 5.67 million na data na mga nangamatay, ilan kaya doon ang nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan? Merong isang lumang hymn na isinulat ng ating founder na si A.B. Simpson
Hindi natin nakakanta ito kasi di natin alam kung paano kantahin ito eh. Ang pamagat nito, a missionary cry. Ito po isinulat ng ating founder na si A.B. Simpson. And it reflects the need of our times today. Sabi doon sa hymn, 100,000 souls a day are passing one by one away. In Christless guilt and gloom, without one ray of hope or light. With future dark as endless night, they're passing to their doom. They're passing to their doom. They're passing fast away in thousands day by day. They're passing to their doom. They're passing to their doom. Today, we focus on the second character of our Trailblazers series of lessons. Ito po ay si Noah. Si Noah, siya po ay nabuhay sa panahon na kung saan ay kagaya ng panahon natin ngayon. Katulad na katulad ng ating panahon sa ngayon, sa kasalukuyan. He lived during uncertain times. Kung titingnan natin yung timeline, mula doon kay doon sa ating first trailblazer na si Adam, between Adam and Noah, yung span of time between them ay humigit kumulang siyam na salinlahi or 9 generations yung kanilang pagitan between Adam and Noah, no? Siyam na salinlahi yung kanilang pagitan. And between that spread of time, between that span of time, yung kasalanan at kamatayan ay mabilis na lumaganap, mabilis na kumalat sa buong mundo. Kagaya ng COVID-19, ang bilis kumalat, no? Now, between them, napakabilis na kumalat sa buong mundo yung epekto ng kasalanan at kamatayan na kung saan nangyari ito dahil sa maling choice o maling pagpili ni Adan. Pumasok ang kasalanan sa mundo dahil sa kanyang maling pagpili. Now, the Bible describes those times as wicked or evil. It is as if yung 9 generations na yon ay walang nakaalala sa Diyos. Nakalimutan nila na mayroong Diyos na lumikha sa kanila. Nakalimutan nila na mayroong Diyos na nag-exist. Imagine, from Adam to Noah, the span of time, 9 generations, walang nakaalala sa kanila sa Diyos. And they have forgotten God. Sabi sa Genesis chapter 6, verses 5 to 6, the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth. And that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil at that time. The Lord regretted that He had made human beings on the earth. So at this point, pinagsisihan ng Diyos na nilikha niya ang mga tao. And sabi doon, the Lord regretted that He had made human beings on the earth. And His heart was deeply troubled. You know, Jesus even refers to the time of Noah, to His second coming. Sabi niya doon sa Matthew 24:37-39, as the days of Noah were, so the coming of the Son of Man will be. For in those days, before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day Noah boarded the ark. They didn't know until the flood came and swept them all away. No? Itong mga taong ito, habang si Noah ay gumagawa ng arko, habang gumagawa siya ng malaking barko, pinagtatawa na nila. Patuloy sila, nagiinuman, naglalasingan, nagkakasayahan, nag-aasawa. No? Hanggang sa dumating ang malaking baha at silang lahat ay nangalunod. Now, in the midst of wickedness, evil, violence, and sin in the story of Noah and his family, God wanted to cleanse the earth of its wickedness and continue the great redemptive plan of bringing man back to a relationship with Him through Noah. So si Noah ang ginamit ng Diyos, si Noah ang kabilang sa magandang plano ng kaligtasan ng Diyos na ang tao ay ibalik sa kanyang magandang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Noah. Sabi sa Genesis chapter 9, 8-10, then God said to Noah and to his sons with him, I now establish my covenant with you and with your descendants after you, and with every living creature that was with you, the birds,
the livestock, and all the wild animals, all those that came out of the ark with you, every living creatures on earth. So lahat nung kasama ni Noah, yung pamilya niya, yung mga hayop na kasama niya na lumabas dun sa arko, God made a covenant with them. Now, in this lesson, mayroon po tayong tatlong mahalagang lessons na matututunan mula kay Noah, ang ating second trailblazer. Tatlong mahalagang lesson ang makukuha natin, matututunan natin mula sa buhay ni Noah. Una, sabi po riyan, Noah had an intimate and personal relationship with God. Ang kanyang relasyon sa Diyos ay napakalapit, napaka-close, very up close and, sabi lang, personal. Ganun po sila ka-close ng Diyos. He was very intimate and he was very personal in his relationship with God. Sabi sa Genesis chapter 6 verse 9, this is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. No? He walked. No? Ito po yung keywords dito sa verse na ito. He walked faithfully with God. He walked with God. Ano po bang ibig sabihin ito? Itong salitang, he walked with God. Walking together means spending time together. Makikita po natin simula doon sa chapter 6 hanggang sa chapter 9 ng Genesis, laging sinasabi doon, so God said to Noah. Kung babasahin po natin, kung babalikan po natin Genesis chapter 6 hanggang 9, mababasa niyo po roon palagi yung salitang, then God said to Noah. Sinabi ng Diyos kay Noe. No? Mababasa po natin yung palagi. Ang ibig sabihin nito, it means they were spending a lot of time together. Ito po yung nangahulugan na si Noe o si Noah ay palaging naglalaan ng panahon, palaging nagugugol ng oras sa piling ng Panginoon. They were spending a lot of time together, talking and planning. Walking together implies talking and listening to each other. Akala natin, kapag sinabing walking together, naglalakad lang sila, no? Pasyal-pasyal lang, no? But, in a sense, walking together means talking and listening to each other. No, di ba habang naglalakad tayo, nagpapasyal-pasyal, di ba nag-uusap naman? No? So, walking together also means going in one direction. No? Kapag sinabing walking together, siyempre, isa lang ang pupuntahan, iisang direksyon nila. No? Saan ka naman nakakita ng walking together na yung isa papuntang north, yung isa papuntang south? No? So, magkahiwala yun, hindi sila walking together. No? So, it means going in one direction. They have one mind, di isang kanilang kaisipan, and they are moving toward the same goal and destination in life. So, Noah was very intimate and he walked closely with God. He loved God with all his heart, with all his mind, with all his soul, and with all his strength. Kagaya ng sinasabi rito, he spent a lot of time talking and walking with God. And ma-observe po natin yan doon sa phrase, doon sa Genesis chapter 6, 22. Sabi ron, Noah did everything just as God commanded him. So lahat ng detalye na sinabi ng Diyos sa kanya, sinunod niya. No? Imagine, binigay ng Diyos sa kanya yung plano kung paano gagawin yung barko, yung arko. Binigay sa kanya ng Diyos yung mga measurements. Imagine, mamiss mo lang yung isang measurement doon, sablay ka na. So, sabi dito, Noah did everything just as God commanded him. Itong phrase na ito, itong mga katagang ito, ay inulit doon sa chapters ng kanyang life story. Sabi doon, he obeyed God faithfully. Even before Jesus said it in John chapter 14, verse 15, ano ba sabi ni Jesus sa John chapter 14, verse 15? Sabi ron, if you love me, keep my commandments. So even before sinabi ni Jesus ito, si Noah, ginagawa na niya ito. No?
Dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos, sumusunod siya sa Diyos. Imagine kung hindi siya sumunod sa Diyos, hindi sila naligtas. At kung meron lang isang detalye doon na hindi niya sinunod, no? Ano kaya magiging itsura ng kanyang arko? Kung hindi niya sinunod yung mga measurements doon, yung eksaktong detail, no? Baka nagkabali-balintong yung itsura ng arko, no? At hindi, baka wala sa hulog o wala sa level, no? So, kaya si Noah, lahat ng detalye na sinabi sa kanya ng Diyos, sinunod niya. So, bago pa man sinabi ni Jesus sa John chapter 14, verse 15, "If you love me, keep my commandments." Si Noah, ginagawa na ito, and he was living that verse already every day of his life. He obeyed God, even when people around him ridiculed him, laughed at him, and called him crazy. Kahit pinagtatawa na siya ng mga tao, sinasabihan siyang nababaliw ka na yata, no? Kinakantsawan siya. Sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng lahat ng mga nangyayari ito sa kanyang buhay, he obeyed God faithfully. Now, ano po bang mission principle makikita natin dito? Ang mission principle dito is that mission is God's mission. The renewal, cleansing, the ark, and the animals were all God's ideas. Lahat po ito, idea ng Diyos ito. No? And it was God's initiative. It was not Noah's plan. Hindi si Noah ang nagplano nito. Lahat ng ito, ang Diyos ang nagplano. It was God's plan to cleanse the world and begin a new covenant with Noah and his family. It was God's mission to end the violence. Tapusin ang lahat ng kasamaan, kasalanan, at i-renew yung kanyang covenant of relationship with man. It was all part of his great redemptive plan to bring back man to himself. Ito pong lahat ng pangyayari ito sa buhay ni Noe ay ayon sa napakagandang plano ng kaligtasan ng Diyos upang ang mga tao ay maibalik sa kanyang relasyon sa Diyos. Take note that it was Noah's intimate and personal relationship with God that led him to hear and see God's call in his life. Because of that personal relationship, kung hindi siya ganun kalapit sa Diyos, hindi na maririnig itong plano ng Diyos, hindi na maririnig itong nais sabihin sa kanya ng Diyos. And because of that, God was pointing to him the coming judgment and destruction and was calling him to participate in God's mission by building an ark that will save him and his family. No? Kung, kagaya ni Noah, kagaya ni Noe, tayo ay susunod sa Diyos na may pananampalataya, dadali niya tayo kung saan niya tayo magagamit ng husto. Kung tayo, katulad ni Noe, ay magiging intimate, magiging personal sa ating relasyon sa Diyos at tayo ay matututong sumunod sa Diyos, dadalhin tayo ng Diyos sa kung saan ay magagamit niya tayo ng husto. He can use us to our full potential. Number two, Noah had an unwavering faith in God and His Word. Kung titingnan po natin yung pananampalataya ni Noe, hindi siya nagpapaalanganin. He was unwavering. Hindi siya nagpapabali-baligtad. Matatag yung kanyang disposisyon, matatag yung kanyang pananampalataya. Ganun na lamang yung kanyang pananalig sa Diyos at sa kanyang salita. Hindi siya nag-aalinlangan sa Diyos. Yung kanyang pananampalataya ay napakatibay, napakatatag, at siya ay nananatiling naninindigan anuman ang mangyari. Si Noah, nakita niya, he saw with the eyes of faith God's promises to him. Nakita niya yung mga pangako ng Diyos sa kanya kasi hindi niya tinitingnan ang mga bagay-bagay ayon sa kanyang paningin. Tinitingnan niya ang mga bagay kung paano ito tinitingnan ng Diyos. By faith.
In contrast to Adam, itong si Noah at si Adan, magkabaligtad dito eh. Si Adan, hindi niya nakikita at hindi niya pinaniwalaan yung warning of death sa kanya ng Diyos. Si Noah, nakita niya yung warning of judgment. Naniwala siya sa salita ng Diyos at ginawa niyang authority ng kanyang buhay sa ng Diyos. He saw the fulfillment of the salvation of his family as God promised him. In Genesis chapter 16, 17 to 18, sabi roon, "Everything on earth will perish, but I will establish my covenant with you. And you will enter the ark, you and your sons and your wife and your sons' wives with you." So, itong si Noah, kahit hindi niya nauunawaan itong utos ng Diyos sa kanya at hindi siya tumingin sa mga bagay, ito ba ay practical o ito ba ay makabubuti sa akin, ano ba mapapala ako rito? Hindi siya ganoon. No? Si Noah, sumunod siya sa Diyos kahit hindi niya, kahit sa tingin niya ay hindi naman practical itong pinagagawa ng Diyos. Imagine, sino ba ang gagawa ng barko? Eh, wala namang dagat sa kanila. Ni hindi nga umuulan. Pero si Noah, because of his faith with God, sumunod siya sa Diyos. Itong kanilang panahon during that time, wala pang dumating na ulan o bagyo o baha sa kanila. Hindi pa nila experience ito. Kaya, sino ba ang maniniwala? Sino bang tao ang maniniwala na uulan at babaha? No? Pero si Noah, naniwala sa sinabi ng Diyos. Because of his faith, because of his unwavering faith, he obeyed God. And kagaya sinasabi ko, no one at that time had ever seen a flood, and much more a flood that will cover the earth. Ngayon, pagkaraniwala na sa atin yung baha, di ba? Konting ulan lang, baha. Pero during that time, ni wala pa silang nakikita for the first time in their lives na umulan o bumaha. Kaya, walang naniwala. Sinuwi lang ang naniwala sa sinabi ng Diyos, kaya siya sumunod sa Diyos. At yung arko na ginagawa niya, napakalaki. No? Eh baka nga mas malaki pa itong ginawa niya sa Titanic. No? Napakalaki para sa kanyang pamilya. Ilan lang ba sila? No? Tatlo lang yung anak niya. No? Plus may asawa, so anim. Plus sila mag-asawa, walo. No? Plus tigitigis ang pares yung mga hayop. No? So itong arko na pinapagawa sa kanyang Diyos ay napakalaki para sa kanyang pamilya at hindi, kung titingnan natin, hindi practical. The idea that wild animals will enter the ark willingly was a wild and crazy idea. Sino ba naman ang mga wild animals itong pinag-uusapan natin dito? Hindi ito yung mga alaga sa bahay, hindi ito yung mga pets, hindi ito yung mga household pets. No? Mga wild animals ito, mga leon at mga tigre, no? Imagine, kaya mo papasukin yun. Uy, pasok, pasok. No? Kundi kang kasabihin yan. So, sa kabila ng lahat ng yun, si Noah, he built the ark by faith according to the specifications and plan of God. So, lahat ng specifications na binigay sa kanya ng Diyos, sinunod niya. Kaya yung sinasabi ko kanina, mamiss mo lang isang measurement doon, sablay ka na. Hindi na magiging maayos. Now, the coming and entering of the animals was by fair, by pair, no? Pares-pares. And it was an impossible and unbelievable task. Ayon sa mga tradisyon ng mga Hudyo, si Noah, ginawa niya itong arko for 120 years. Napakatagal ginawa. Kasi napakalaking arko nito. Imagine, 120 years. Kasi naman, wala pang mga makinarya noon. Mano-mano ang lahat. Pagputo lang kahoy, paglalagarin yan. Mano-mano mo lahat gagawin yun. So, tinapos siya itong arko ng 120 years. Every day, araw-araw, itong ginagawa niya no matter what. No matter the impossibility of the task, imaginein mo, napakalalaking puno yung pinag-uusapan natin din. No? Paano niya ito isinagawa lahat? No?
Hindi kagaya ngayon, may mga crane na pwedeng tumulong magbuhat ng mga malalaking puno. Eh noon, wala siyang mga ganun. May mga lagaring dimotor na pwedeng pangputol ng mga puno. Noon, mano-mano niyang pinuputol itong lahat ng ito. Kaya tumagal siya ng 120 years. No? He cut the trees and he hammered them into a structure. Si Noah and all his children built the ark by faith, believing that the flood will come as God has said. Now, anong mission principle ang makikita natin dito? To obey God, we have to surrender our lives to His will and His purposes. To obey God, we have to surrender our lives to His will and His purposes. Para tayo makasunod ng husto, ng walang, tawag dito, no holds barred. Para tayo makasunod ng buong-buo sa Panginoon, we have to surrender. Kailangan natin isuko ang ating buhay 100% sa Kanyang kalooban at sa Kanyang mga plano at mga layunin. Iseset aside natin yung ating mga plano, iseset aside natin yung ating mga sariling kagustuhan, isusuko natin ang ating buhay, ang ating buong buhay sa Panginoon, sa Kanyang kagustuhan, sa Kanyang kalooban, at sa Kanyang mga layunin. You know, we cannot follow God without making major adjustments. Ito yung crisis na harapin natin kapag tayo ay nagdesisyon na sumunod sa Diyos. To grow spiritually, we have to give up some of our personal time of recreation to give time for devotionals. We have to wake up early on Sundays. Sa halip na nagpapahinga tayo sa bahay ng Linggo, dahil yun lang yung day off natin, we have to wake up early because we have to worship God on Sunday. If we want to obey God, we need to do that. Kailangan natin gawin ang mga ito. To give for mission, we have to give on top of our tithes and our offerings. For some, we are called to go. Yung iba ay tinatawag na mag-go doon sa ibang bansa o sa ibang mga lugar sa Pilipinas para mag-mission. Iba naman sa atin, tinawag para mag-pray for mission. Iba naman sa atin, tinawag to support mission. So iba-iba yung ating katawagan. Iba-iba yung pagkatawag ng atin, sa atin ng Panginoon. At anuman pagkatawag sa atin ng Panginoon, we have to obey God fully. We have to surrender our will to God. For Noah, malaking adjustment yung kanyang ginawa sa kanyang buhay. Yung 120 years of his life, wala siyang ginawa araw-araw, kundi buuin yung arko na ipinagagawa sa kanya ng Diyos. Although, nung una hindi niya maintindihan para saan ba ito? Ano ba ang mangyayari dito? But by faith, Noah did as God commanded. And God used him to carry on the great redemptive plan of God. Dahil natuto siya sumunod sa Diyos, ginamit siya ng Diyos mightily. Ginamit siya ng husto ng Diyos at naging bahagi siya ng napakagandang plano ng kaligtasan ng Diyos sa sangkatauhan. Number 3, Noah had an unquestionable integrity. Ito, last Sunday, pinag-uusapan natin ito, integrity. No? Sa preaching ni Pastor Vlad. No? Integrity. His faith and relationship with God were witnessed by his children. Kapag sinabing integrity, naninindigan ka sa tama kahit walang nakakita sa iyo. Sabi nga, you do right even, paano nga ba yun? Gumagawa ka ng tama kahit na karamihan ay hindi ito ginagawa. That's integrity. Na ipinapamuhay mo ang iyong buhay Kristiyano hindi lang kapag Linggo, kundi sa bawat araw may nakakakita man sa iyo o wala.
Kaya nga last time, sabi ko, dito magka makikita ang isang totoong Kristiyano. Hindi kapag linggo, hindi pag araw ng linggo. Pag dumating ng Lunes hanggang Sabado, dito makikita ang isang tunay na Kristiyano. Kasi pag linggo, lahat tayo, wow, holy. Praise the Lord. Ang ganda ng awitan. Pero pag dumating ang Monday hanggang Sabado, dito na magkakaalaman. Dito na makikita kung sino ang may integrity. And Noah, yung kanyang integrity ay unquestionable. At ito ay nakita ng kanyang mga anak, kaya yung kanyang mga anak sumunod sa kanya, tumulong sa kanya sa paggawa ng arko. They built the ark with him. They entered the ark with him. And for 120 years, they followed him because they believed in God's word to him. He preached God's message of salvation in the midst of an unhearing and wicked generation. Sabi sa 2 Peter chapter 2, verse 5, if he did not spare the ancient world when he brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness. For 100 years, he warned about the flood that no one can imagine. Imagine, 100 years siya na nagpe-preach, pero wala nakikinig sa kanya. 100 years siya nagbibigay ng warning sa mga tao, pero hindi siya pinapakinggan. Pinagtatawanan pa nga siya, nire-ridicule siya. Kinakantsawan siya. Ganun siya katsaga, ganun siya ka-solid sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kahit na hindi pinagtatawa na siya, kahit hindi siya pinakikinggan ng mga tao for 100 years, patuloy siya nagbibigay ng warning sa mga tao. Anong mission principle makikita natin dito? God sends us to the people and places where He can best accomplish His plans and purposes through us. Kung saan man tayo dinala ng Diyos ngayon, kung nasan man tayo ngayon, I believe that's the place where He can bless, where He can best accomplish His plans and purposes through us. Saan man tayo dadali ng Diyos, maaari niya tayong gamitin at maaari niyang maisakatuparan ang kanyang mga layunin sa pamamagitan natin. Kagaya ni Noah, let's live by faith and integrity for God. For Noah, God sent him to his family first. Sinyer niya yung vision, yung plan of salvation, yung flood with his family first and foremost. The integrity of his relationship with God and his life became the foundation of their faith. They followed him. His family followed him. Sumunod sa kanyang pamilya, tumulong sa kanyang pamilya sa pag-build ng arko. No matter what, the people around them believed. They built the ark with him for 120 years. Every day, unti-unti, binubuo nila yung structure na wala pang nakakita. Imagine, for the first time in their lives, wala pang nakakita ng ganitong structure na binubuo nila. And they waited. Within that 120 years, sila po ay sama-sama, tulong-tulong na binuo itong arko. And they, after na mabuo yung arko, itong kanyang pamilya, sumunod kay Noah, they followed him into the ark. And they waited 7 days. Nasa loob na sila ng barko, pero wala pang ulan. Imagine, kung tayo kaya yung nasa kanilang kalagayan, abay, hindi naman yata totoo yung sinasabi ng Diyos. Ang tagal-tagal, ilang araw na kami rito, pero wala saan yung ulan. So, nandun doon sila sa loob ng arko, pero wala pang ulan. So, they waited 7 days. Saka palang umulan. Imagine, 7 days na sila naroon. Siguro, lalo sila pinagtatawan nung kanilang makapit bahay. Tinan mo itong mga tao, ito nasisiraan na talaga ng ulo. No? Sumakay ng barko, wala namang tubig. So 7 days pa sila naghintay doon sa loob ng arko bago dumating ang ulan at baha. But they waited in faith.
with Noah. His family waited in faith with Noah. And I believe that there are no accidents and coincidences in our life because we believe in a sovereign God. Hindi po ang buhay natin ay hindi pachamba-chamba, hindi coincidences, because we believe in a sovereign God. And every person, every classmate, every member of our family and relatives, every friend, every workmate is there in our lives for a purpose. Lahat ng nakakasalamuha natin sa ating buhay, saan man tayo mapunta, saan man tayo nagtatrabaho, saan school man tayo, lahat ng yan na nakakasalamuha natin, they are there for a purpose. They are not coincidences. They are not random people. God puts us there because of a purpose. At inalaw niya itong mga taong ito sa ating buhay because He has a purpose. May layunin siya. They are the people God wants us to reach. Ito po yung mga tao na na-encounter natin. Ito po yung mga tao na nais ng Diyos na abutin natin. So, hindi po isang aksidente yan na na-meet natin itong mga tao ito. Hindi po yan coincidences na nakasama natin sila because God wants us to reach out to them, to share our faith to them, so that they too can have the assurance of salvation that we have. The majority of those who heard Noah did not listen and believed. Hindi sila nakinig. But God sent him to that generation to build an ark and to preach the message of salvation. We live in a generation where the message of the gospel can be heard and read freely and widely on the internet. In fact, itong ating live broadcast, itong ating Facebook Live, malayo ang nararating nito. And I salamat sa Panginoon, praise God, dahil sa pamamagitan nito ay meron tayong opportunity na ma-reach yung mga ibang tao na hindi natin nakakasama dito. In a mass media and publication, we can reach more people, and still there are the unreached people groups that have not heard of the gospel and the Bible is not translated in their own tongue. Ako po'y naniniwala na tayo po'y tinawag ng Diyos in this generation to reach out to them. Kagaya ni Noah, even if the people's hearts and minds are closed, unhearing and unwilling, but still we are called to preach and preach and preach until the day of His coming. Sa pagtatapos, tingnan po natin itong mga practical applications sa ito na pwede nating magamit sa ating buhay. Number one, walk with God. Let us develop an intimate and personal relationship with God. Kagaya ni Noah, i-cultivate natin yung ating personal na relasyon sa Diyos. I-develop natin ito, na ito ay maging malapit. Kapag sinabing intimate, up close, and personal. Spend time talking with God in prayer. Kaya mag-join tayo sa prayer meeting. And this coming March, face-to-face na tayo para ano na tayo, magkita-kita na. No? So, kita-kits na tayo. So, itong first Wednesday of March, dito na po tayo. Doon kasi sa online, minsan di tayo magkaintindihan. No? Hindi tayo magkarinigan kung minsan. No? Minsan, may nagsasalita, doon sa kabila, may tumatahol na aso. So, kaya, para magkaintindihan tayo ng husto, mag-face-to-face na tayo. No? Listen to Him by reading His Word. Pakinggan natin ang kanyang salita. Apply the devotional material. And then, commit to Sunday worship service. So, yung po mga nasa bahay, I encourage you. Pwede na tayo pumunta rito.
Pwede na nga tayo mag-mall eh. Magsimba pa kaya. Diba? So, pwede na tayong pumunta rito. Kung natatakot pa kayong lumabas, okay lang yan. Saan ba ako? Obey His word even if it seems impractical. Nako, kung minsan, kapag nababasa natin ang Biblia, kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, parang mga impractical, parang hindi practical ito. No? But, practical man yan o hindi, we have to obey God's word because it is His word, period. And then, don't be afraid to go if He is calling you to go. Tayong matakot. Sabi nga, when God calls, He provides. So saan ka man tinawag ng Diyos, huwag kang matakot na sumunod. Don't be afraid to go if He's calling you to go. Saan ka man pinapapunta ng Diyos. No? Si Abraham, nung siya'y inutusan ng Diyos, sumunod siya ng walang tanong-tanong. Then, give by faith. Yan. Kapag tayo nagbibigay, nagkakaloob sa Panginoon, let us give by faith. No? Number 3, live a life of faith and holiness. Live a life of faith and holiness. Mga kapatid, tandaan po natin ito. Our life is a message to our generation. Kaya nga sabi, di ba, we are the walking Bible. Binabasa tayo ng mga tao, tinitingnan tayo ng mga tao, and we are giving a life of message to them. So, kaya yung buhay natin, pag-ingatan natin, ano ba mensahe yung binibigay natin sa kanila sa pamamagitan ng ating buhay? Dapat makita nila yung mensahe na gustong iparating sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Baka mama yung mensahe ni Satanas ang ating pinararating sa ating buhay. No? Let us live a life of faith and holiness and remember, our life is a message to our generation. 2 Corinthians chapter 3, verse 3. Last na to. So hindi mauubos yung mic. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Noah, isang magandang halimbawa ng isang taong malapit at napaka-personal sa kanyang relasyon sa inyo. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay, his life of integrity. Dalayin mo nga po, Panginoon, kagaya ni Noah, kami po ay mamuhay ng isang buhay na kalugod-lugod sa inyo, na kami po ay matutong sumunod sa lahat ng panahon, may nakakita man sa amin o wala. Tulungan niyo po kami, Panginoon, katulad ni Noah, by faith, we will obey you, and we will surrender our whole lives to you, our whole hearts to you. At nawa, Panginoon, magamit niyo po kami mightily saan man po kami dadalhin, saan man po kami naroon sa mga oras na ito. Dalayan ko po, Panginoon, ano man po ang aming ginagawa sa bawat araw, ano man po ang aming trabaho, nag-aaral man kami, nasa bahay man kami, ano man ang aming sitwasyon, saan man kami naroon, kami po ay magamit niyo, Panginoon, to reach out those na hindi pa nakakarinig sa inyong mabuting balita. Lord, dalayan ko na sa aming puso, ilagay niyo po itong burden na katulad ng mayroon kay Noah. He preached for 100 years even though hindi siya pinapakinggan. Nawa, Panginoon, katulad ni Noah, bigyan niyo po kami ng ganitong determinasyon, ganitong kasipagan, ganitong katiyagaan. Kahit man kami hindi pinapakinggan, kahit kami nire-reject, patuloy pa rin po kaming magbabahagi ng inyong mabuting balita. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ay, ito pa. Sabi ko kay Jen na na-disinfect nung muna ba. Siyempre, nag-iingat talaga tayo. Kasi narinig ko lahat sa mga balita na lalo na sa amin, mga senior. Kaya lahat pag may pumunta nga sa bahay, tinatanong, uy, na-disinfect na ba kayo? Kasi pagpasok mo lang, may alcohol na sa... si Jen, minsan yan si Generous, hindi lang minsan, lagi ang pupunta. Si Matt, lalo na, halos araw-araw. Nasa ano pa lang tinatanong ko. Kaya ingat na ingat talaga kami dahil may apo ako o dalawa. Kaya lahat, kahit na nga si Toto, talagang sinasabi ko yan. To, ano ba? Ang sapatos mo ba? Pinasok mo. Hallelujah. Magandang tanghali na pala sa ating lahat. At ako'y binabati ko kayo ng Happy Valentine. Belated na kasi tapos na. Pero para sa akin, ang Valentine hindi lang February, di ba? Habang tayo may pintig sa puso natin, tigidig. Nariyan ang Valentine. Kasi kung mawala ito, puso, buwan lang ng February, wala na si Lord, hindi na nakatira dito. Habang buhay tayo, forever talaga, nandiyan ang si Lord sa ating puso, tumitira. Kaya hindi lang February ang araw ng mga puso. Buwan-buwan, araw-araw ay Valentine sa ating lahat. Happy Valentine, lalo na sa mga dalaga binata. Sa umagang ito, ako'y nagpasalamat talaga sa Panginoon. Maikli lang ito dahil tanghali na. Maraming salamat talaga sa Lord dahil sa magdalawang taon na nitong March, natandaan ko. Kasi nag-lockdown talaga March 15 o 14. Mag-March na naman, kaya magdadalawang taon na itong nag-lockdown na yung nakakatakot na mga viruses na yan. Mga ubi na yan, may mga variant pa. Kaya sa takot ko talaga ay halos hindi ako lumalabas dahil bawal daw lumabas ang mga senior. Pero hindi mo maiwasan kasi minsan namalingki ako. Alam nyo, pag ako'y namalingki, maaga kasi wala pang tao masyado. Ngayon sabi ni Toto, Nay, ba't namalingki ka? Bawal lumabas ang mga senior. Ay, hindi oh. Wala pa namang masyadong tao eh. Kaya 5 o'clock, namalingki na ako dyan. Minsan wala pang nagtinda, nakatakip pa. Pero naghintay-hintay mo na ako dahil ayaw ko nang pabalik-balik eh. Takot talaga ako. Kaya mula na nag-lockdown, ngayon lang ako talaga. Salamat sa Diyos at nag-face to face na tayo. Kaya alam ko na lagi na tayong magkita-kita na dahil pwede na face to face na. Lord, salam. At ibalik ko sa... Ay, hindi pa pala. Babasahin ko pala yung ating sabi nga ni Sister Helen, kaya binigyan ako ng pero kahit naman sa online para na rin nagsimba ako. Kaya pero salamat din dahil iba na yung sa face to face talaga. Nakapangita tayo. Praise God. Hallelujah. Ako'y babasahin ko dito sa Kawikaan. Three is this, sinasabi dito. Si Yahweh ay handugan mo ng bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidlan mo ng inumin ay hindi matutuyan. Praise God, hallelujah. Pwede na rin magkaloob tayo. Hallelujah, praise you, Lord Jesus, hallelujah. Halinawa kayo noon. Hindi matuyuan ang aming masisidlan. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving. And it's got some hand motions and I want you to join with me. Okay, will you do that? Here we go. Watch me. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. It will come back.
precious holy name, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, salamat sa umagang ito. Salamat, Lord, at patuloy mo kaming iningatan. Lord, mayroon sa mga viruses na. Salamat, Panginoon. Kami yung peace to at lahat ng mga kaloob din. Pero maraming salamat, Panginoon, at patuloy mo, Panginoon. Patuloy na nagbibigay. Salamat sa mga kamay na ginagamit mo, Panginoon. Nga bukas na palad, Panginoon, na nagkaloob. Pagpalain mo, Panginoon, sila. Lahat ng Diyos na ginagamit mo, Panginoon, upang lahat ng ito ay magamit sa paglilingkod ng mga kapatiran sa church, mayano, sa mga missionary role sa mga laroon. Ingatan mo, Panginoon, na hindi sila mapahiran at madilisan ang mga viruses, Panginoon. Lord, harin mo, Panginoon, pawi mo, mawala na ang lahat ng ito. Sabi nga ay kasama na raw natin yung mga virus niya. Lord, harin mo, Panginoon, hindi namin kasama. Patunaw na sa pangalan mo, Lord, na makapangyarihan mo na. At dalangin ko, Panginoon, ang mga kaloob na yan, magamit, Panginoon, sa paglagot ng panalis mo sa ating church. Halang-halang, Panginoon, palayin mo natin mga kapatiran, O Lord, na walang nalang. Mga kapatiran na wala ang nabaw dahil sa mga lockdown yan, Lord. Tapos na ito, harin na ito. Lahat walang trabaho, magkaroon ng trabaho, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang lahat, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay ibinabalik namin sa iyo, papuri, pasasalamat. Balik namin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus, ano, sa kapagligtas. Jesus name I pray. Good morning po sa lahat and welcome sa ating pananambahan at nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi marami tayo ngayon and praise God na hoping na sa susunod ay mas marami pa tayo. Amen. Lalong-lalo na na ano na tayo nasa ano na, level 1. So pwede na po tayong magsimba, marami pa pong bakanting upuan. Okay, so nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga kapatid natin na nagpagamit sa ating Panginoon sa ating call to worship, si Alisa Daraog, sa call to offering, si Sister Lemmy Venus, at song leader natin, si Sister Alisa Daraog, at ang kanyang backup ay si Bob Taton at Monica Fernandez. Okay, sa mga musician naman, sa guitars, si Hendrik at si Joseph. Drummer, si Pastor Vladimir. Keyboard, si Gio. And then bass guitar, si John Asas. At salamat din sa ating technical. Yan, si Matt at saka si Jenny Rose. Okay. And then, speaker natin for today, si Pastor Rafi Malang. Okay, announcement naman para sa ating mga leaders sa ating susunod na Sunday. Sa call to worship, ating song leaders. Scripture reading, si LJ Malang. Call to offering, si Job Galito. And then, prayer meeting natin yan. Face-to-face na po tayo, huwag natin kalimutan. Every Wednesday po yan. Dito na po tayo sa next Wednesday natin prayer meeting. At sino po ba magli-lead? Wala pang naka-assign na leader, pero sino? Ah, Jenny Taton. Yan, si Sister Jenny Taton ang ating leader or facilitator sa Wednesday. So, kita-kita po tayo dito sa Wednesday at 7 p.m. Sa mga women's naman, yan, meron tayong activities para sa ating Alliance Women Eastern Zone Commission Virtual and Face-to-Face Quarterly Fellowship. Sa March 19 na po ito. Sabado ito at 9 a.m. hanggang 11 a.m. Ang team natin, Soar High Women of God. Speaker natin si Pastora Esther Dayo.
dito po ang venue natin sa Napico Christian Alliance Fellowship. Meron po tayong registration na 50 pesos. So sana po ay suportahan natin ang ating Women's Fellowship Zone Fellowship, Eastern Luzon Commission Women's Fellowship. Okay po. Para po sa mga youth naman. Okay. Ang team po ng kanilang fellowship. Okay, walk of life, calling versus profession. Tama ba? Okay. Ang date po nito ay sa March 13, Sunday at 2:30 p.m. Ang venue nila ay sa CAC or JHAC. Yan. As Arenda, CAC Arenda. Okay. Ang food nila, kanya-kanyang ano, every church will bring sandwich enough for their delegates plus 5. So magdadala kayo ng ano, extra 5 sandwich para po i-share naman sa ibang wala. Okay. Juice din po. Ah, yung juice magagaling sa Zone 2 Fund. So meron silang registration na 20 pesos lang para sa mga kabataan. Yan, 20 lang naman. Expected attendees, saan ko ba to? Hindi na. Okay na to. Okay, yun na lang. So, yun lamang po at happy birthday sa ating mga mag-birthday ngayong week na ito. Sa February 28, yan, happy birthday kay Brother Reggie Otero. Nakaalis na siya eh. So, nakaalis na ba siya? Okay, nakaalis na siya. So, batiin na lang natin siya sa Facebook. Pwede naman natin siya batiin sa Facebook. Okay, sa March, ito yung aking ano. March 1 na po kasi tayo next week. So, sa March 1 na po, sa March 1 naman ay si Michael Omerga. Yeah. So, happy birthday advance. And then, March 3, happy birthday kay John Michael Dimapelix. Yan, wala kang kawala. So, magti-treat ka sa amin. And then, March 5, yan, si Norlin Omerga. March 6, sister, ako yun, Helen Malang. Ako po yun. And then si Gio Hementisa. Sa linggo yun. So, happy birthday sa ating lahat. So, God bless us po. At sana ay nag-enjoy po tayo sa araw na ito at na-bless tayo sa ating Panginoon. So, yun lamang po at maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Closing prayer. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po na kami po ay muling nagkaroon ng pagkakataon na magkasama-sama at papurihan ka at sambahin ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito na ika'y kasama namin sa pananambahan na ito. Kasabay po ng mga Kristiyano sa iba't ibang panig ng mundo, kami po ay pasalamat na kami po ay makatayo sa inyong presensya at mapapurihan at madakila ka sa aming kalagitnaan. Kami po ay patuloy na nananalangin, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na ngayon na naiipit doon po sa kaguluhan sa Ukraine. Dalangin ko, Panginoon, protect them. Ingatan niyo po sila, provide for them. Katagpuin niyo po ang lahat ng kanilang pangangailangan sa mga oras ito, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na sa pamagitan po ng inyong pagsama sa kanila ay magkaroon po sila ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan na kanilang nararanasan, Panginoon. Dalayin ko po, Panginoon, na kumilos ka po sa puso ng mga leaders ng bawat bansa na ito, Panginoon. Dalayin ko, Lord, na sila po ay magkaroon ng kababaang loob, na sila po ay magkaroon ng pag-uusap at madaan sa diplomasya sa halip na sa giyera, Panginoon. Dalayin ko rin po, Panginoon, ang aming bansa na kami po ay nalalapit ng maglukluk ng
bagong mga leaders sa pamagitan po ng election sa darating na May. Dalayan ko po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng wisdom sa pagpili ng mga tamang kandidato. Ikaw nga po, Panginoon, ang maglagay at magluklok ng mga tamang tao sa bawat posisyon sa gobyerno, sa national at sa local government, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, na yung po mga mai-elect ay sila nga po ay gaganap sa kanilang tungkulin ng buong katapatan at nawa ay hindi nga po sila maging alipin ng korupsyon. Sa halip, sila po ay buong puso na manunungkulan na may katapatan, Panginoon. Dalayan ko rin po, Panginoon, ang aming mga kapatiran na mayroong mga pangangailangan. Dinudulog po namin sila sa inyo. Nawa po, tulungan niyo po sila na mga pangangailangan ito ay matugunan. Magkaroon ng kasagutan sa kanilang mga problema, magkaroon ng solusyon, magkaroon ng mga nangailangan ng tulong financial. Tulungan niyo po sila, abutin niyo po sila, Panginoon. Provide for them, bless them, Lord. At dalayan ko rin po yung mga nangailangan ng kagalingan, may mga karamdaman. Tulungan niyo po sila, Panginoon, mga karamdaman na ito ay makasumpong na kagalingan nagmumula sa inyo. Dalayan ko, Panginoon, gabayan niyo po kami, samahan niyo po kami sa lahat po ng aming gagawin sa buong sanlinggong ito. Nawa po, papagtagumpayin niyo po kami, ingatan niyo po kami sa lahat ng atake ng Diablo. Nawa po, Panginoon, kami po ay mananatiling patapat, mananatiling naninindigan sa aming pananampalataya sa buong, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Ikaw po ang siyang maitaas at madakila. At nawa po ay gamitin niyo rin po kami sa lahat po ng aming inupuntahan, maging ito man ay sa trabaho, sa eskwelahan, sa negosyo, at sa lahat ng aming may encounter sa bawat araw, nawa ay maging sensitive po kami sa mga opportunities, Panginoon, na kung saan ay maaari niyo po kami magamit upang ang inyong mabuting balita ay maibahagi at maipalaganap. Upang sa gayon, ang mga tao na kakasalamuhan namin ay magkaroon ng pagkakataon na makilala ka at sila po ay magkaroon ng kaugnayan sa inyo, makamtan po nila ang kaligtasan na nagmumula sa inyo. Sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. At mula sa pitong espiritong nasa harap ng kanyang trono at mula kay Kristo Jesus, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Inibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya na tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at sa kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Kristo Jesus ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. God bless you all.